Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang hashtag blessings. Kanina po napakaganda ng ating talakayan, pinag-uusapan natin ang tunay na halaga ng Pasko at dahil si Jesus Christ nga naman ang ating birthday celebrant ngayong Pasko, magandang patuloy natin pag-usapan ano ba ang ating maibibigay na regalo sa ating Panginoong Jesus. So, ikaw, Winona, ano sa tingin mo? Ang regalo po na maibibigay ko sa Panginoon ay dalawang bagay po. Una po, mas paiigtingin ko po yung paglilingkod ko bilang isang lektor. Pangalawa po, since ako po ay panganay sa aming apat na magkakapatid, mas bibigay ko po yung kaalaman ko sa kanila at patience rin po sa pagtuturo. Ma, yung sabi mo, yung paiigtingin mo yung pagiging lektor mo, bakit? Madali bang maging lektor? Mahirap po. O, ano ba ang mga kasi medyo napapansin mo na medyo pagkukulang mo o malaki mong sakripisyo na ito yung parang birthday gift mo kay Lord? Marami po kasing challenges sa isang pagiging lektor, lalo na po ako bago na lektor. Tingin ko po mas aagahan ko po pumunta. Tsaka po mas isa sa puso po, hindi lang po magbabasa, pero ipoproclaim po yung salita ng Diyos. Ang maganda yung sinabi maganda mo yan. Kasi napapansin din natin sa ating mga parokya, no, mayroong mga lektor, parang palagi humihingan. Pagpapunta doon sa, kasi malilate sa sinabi, medyo maaga-aga ang dumadating. No? Sakripisyo, kasi lalo na kunyari, ang aga ng misa mo, aga kang gigising, mag-aayos ka pa, di ba? Tapos kailangan na hindi lang on time ka, maaga ka to prepare also, kasi ikaw ay preacher, proclaimer of the word, di ba? Ako po, for this Christmas, ang regalo ko kay Kristo ay isa magpakumbabang puso. Kasi for me, the best gift is the gift of self. So for Christmas, I want to give Him my heart na, and to always pray to always be able to say yes to His will. So if ever He wants me to be humble in terms of my service, opo, gagawin ko po yan. If He wants me na maging mas active ba sa community namin, gagawin ko po yun. So whatever He asks of me, I will not say no to Him. Mahirap maging humble, di ba? Kasi lahat tayo may kayabangan. No? Lahat tayo. No? Sa, pag umiral lang pride sa atin, talagang malaking sakripisyo yung magpakababa ka. Tsaka you always want to be in control at times, di ba? Kaya yung nangyari, gusto mo ikaw on top, ikaw yung nasusunod. Tapos pag sinabi mo na si Lord ang masusunod, aba, ipag-usapan niya, no? To follow His will. That will entail talaga sacrifice. Ikaw, Father Angelo, meron ka bang Christmas gift kay Lord? Nako, mahirap na tanong yan. Pari ka na, ha? Pari na ako. I would like to think na nag-umpisa yung pag-aalay ko ng regalo sa kanya nung pumasok ako ng seminaryo. At simula noon, lalong-lalo na sa case ko na doon ako nag-seminaryo sa US, so that would mean na I would have missed all the Christmases here in the Philippines. Wow. So, yun ang konting sakripisyo na nakikita ko na naiaalay ko dahil alam naman natin, Bishop, kahit na dito nga tayo sa Pilipinas, pagpari tayo, ang priority natin, yung pagmimisa. So, minsan, hindi na tayo nakaka-noche buena kasama yung ating pamilya. So, siguro yun din ang naiisip kong maibigay sa Panginoon, yung focus ko na lang sa ministry na more than anything else. Ako naman ay meron ding birthday gift kay Lord pag Christmas Day. Sa totoo lang, since na-ordain akong pare, ang ginagawa ko pag Christmas Day after my morning mass, bumibisita ako ng mga may sakit o matatanda, yung mga hindi na nakaka-simba tuwing midnight mass o kaya araw ng Pasko, yung iba nga mga bedridden. No? Naisip ko kasi, pupuntahan ko sila, tapos beblesan ko sila. Yung iba, dinadalan ko pa nga ng communion eh. No? Kasi hindi nga makapunta sa simbahan. Sa akin, malaking sakripisyo kasi pagod na pagod ka. Hindi lang the whole simbang gabi, kundi pati ng Christmas Eve, di ba? Midnight Mass. Tapos may mga masses pa sa umaga ng Pasko. Pero malaking konsolasyon sa akin, sakripisyo. Minsan nakakadalaw ako, mga 10 to 15. Tapos ang huli kong pupuntahan, mga magulang ko, na nabubuhay pa father ko, ayan. Tsaka ngayon, mother ko, na nag-iisa na lang.
yun ang huling stop ng aking Christmas Day, no? Pero talagang fulfilling, no? Sa akin, malaking sakripisyo, pero sa totoo lang, alam ko na yun yung birthday gift ko kay Jesus. Napakaganda naman po ng inyong birthday gift sa ating Panginoon. Kagaya ng ating narinig din sa ating mga kabataan, napakagandang maisip na meron tayong naiaalay sa ating Panginoon sa araw ng kaniyang pagsilang dito sa mundo. Kaya siguro napakagandang isipin din para sa ating lahat na nagdidiwang ng ating Kapaskuhan kung ano ang ating maiaalay sa ating Panginoon ngayong Pasko. Magbabalik po ang ating programa, Hashtag Blessings.